Magandang umaga mga brothers and sister. Ngayon, pag-uusapan naman po natin yung tungkol sa mating na on their own o yung mabait aso at lalaking aso natin, stud dog at yung bitch natin, magkukusa na sila lang ang magsasampahan at yung gagamit kayo ng shooter at yung artificial insemination or AI. Pag-uusapan natin yan, tatalakayin natin kung ano ba tingin nyo ang mas maganda dun sa tatlong yan. Salamat! Scratch mixed in. I'm not like that, but you wanna stop and search for a pack of man. Can't like my darted, karate, do you wanna cut my hand? I am like that, so I get nervous when I sat me a transit van. Feds on me from when I can stand quiet, I'm from a place where you pack, man. PC wants to keep... Magandang umaga mga brothers and sister. Ngayon po mapapagkwentuhan po natin yung tungkol dun sa natural mating na on their own, yung lalaki at babaeng aso, stud and the bitch, magsasarili para sa breeding nila, or yung gagamit ng shooter at yung artificial insemination. So, alin ba tingin nyo mas okay? Tatalakayin, pag-uusapan natin dito kung alin yung tingin natin na mas magiging okay, no? Sa on the run kasi, syempre, sa unang-unang panahon, wala namang shooter, wala namang artificial insemination pa. So, talagang kanya-kanya. Kagaya po sa Amerika, yung isang breeder na nakilala ko po din noon, na sabi nga sa kanila, magbabayad silang stud fee sa ganung halaga na malaki, din iiwanan yung babaeng aso nila doon, makastahan at hindi, bayad sila. So, medyo sa atin, dito, lugi yun. Kasi, magbabayad ka nang wala ka naman magiging pakinabang. Ngayon, dito, sa atin naman, mayroong mga magagaling na stud dog na kaya nilang sampahan yung mga naghihit na aso. So, okay lang naman yun. At ang ano lang naman doon, ang advantage lang naman nun, makakatipid ka sa shooter's fee. O, kaya yon. Ang disadvantage naman po nun, pag dumating na yung time na merong bitch na medyo maarte, medyo wild, na ayaw magpasampa, even doon na talagang hit na siya, nang-aaway, tapos takbo ng takbo, umuupo, waste of time. Kumbaga talaga medyo sayang po tayo sa oras doon at saka sayang sa oras nung syempre nung owner na kung mag-iintay kayo hanggang sa ano. Ngayon, kung iiwanan niya naman hanggang sa mamate na ganun, paano kung hindi masampahan? Sayang ang panahon niyo kung talagang kayo gusto niyo mag-breed, sayang. Isa pang disadvantage niyan, kapag ang lalaking aso po kasi na frustrate sa kakasampa ng walang mangyari, tatama din na po yan para siyang mawawala ng gana na sumampa.
na kahit na pilitin ha, in time na gagamit ka na ng shooter, ang mangyayari pa po niyan, pwede siyang mangagat. Kasi hindi siya sanay nang inahawakan. Hindi po siya sanay nang inahawakan, tapos medyo irritable na siya. Yan ang problema noon. Isa pa, ang disadvantage po kasi noon on their own, kung hindi naman ganong kagaling yung aso or magaling man siya, pero yung babaeng aso medyo ayaw, umuupo, wild, nangangagat, mapapagod po sila pareho. So, sa mga bully po, sa mga bulldogs, mga snub-nose, hindi po kasi advisable yung may stress yung aso dahil pwede po tayong ma-heat stroke. Yun yung hindi napapagod, sa sobrang init lang na i-heat stroke eh. At isa pa, disadvantage niyan, pag umiinit po ang katawan ng pareho, both dogs, yung bitch and the stud, pag umiinit po yan, medyo hindi po maganda epekto noon sa breeding. So, mangyayari po niyan, even though na maging successful kayo, pero mainit na yung katawan, may mamamatay at mamamatay po na similia from lalaki, at egg cell na imbis na mabuo, eh, mamamatay din, walang lakas. So, yun po ang disadvantage. Ang advantage lang naman po noon, makakatipid kayo sa shooter's pee. Yun lang po. Tsaka kumbaga, proud na magaling daw yung aso. Ngayon, sa shooter naman po, masyado mapamaraan po kasi mga Pilipino. Actually, dito po naman nagsimula yung dog shooter na yan eh. Para iwas sa hassle sa oras, kasi syempre, mag-meet yung bitch owner, yung may-ari ng babae, yung stud owner, yung may-ari ng lalaking aso, mag-meet sila doon sa time na gusto nila. Ngayon, kung magsasampahan lang sila doon, nang hindi naman kaya, sayang oras. Eh, mga breeder po noon, talagang medyo mga nag-uopisina, may hanap buhay. Yan. Kaya kumbaga, sayang oras. So, pumasok lang ngayon si dog shooter. Si dog shooter, sa tatlo po kayo mag-meet ngayon. Stud owner, bitch owner, then dog shooter. Mag-meet up kayo dun sa oras na pinag-usapan nyo. So, pag sa dog shooter, ire-ready lang yung bitch, yung babaeng aso. Then, naka-ready na rin si dog shooter. Pagsampa ni stud dog. Tapos ang usap, saglit lang. So, ang pinakatagal nyo lang nun is yung hanggat nakalak sila na nagre-release ng similia yung lalaking aso. So, ang advantage po nun, syempre tipid ka sa oras. Pangalawa, hindi pagod yung aso nyo, parehong aso. Pangatlo, mas masisigurado natin sa pamamagitan ng paggamit ng shooter, sa experience sa professional dog shooter, na talagang maging successful yung breeding, yung mating nyo na yun, no? Ngayon, yun ang kagandahan po nun. Pag-usapan naman po natin yung sa AI. Ang hirap po kasi niya, pag may dog shooter, pag nalilate lang naman eh, yun lang naman actually disadvantage ng pag medyo laging nalilate si shooter. Ngayon, kapag naman professional dog shooter yung makausap nyo on time, and then alam niya yung ginagawa niya, eh, ayos po yun. Ang isa pang disadvantage yan, syempre, babayad kayo. Yun lang naman yun. Pero, kung magiging successful yung breeding nyo, ano naman yung dog, yung shooter speed, diba? Ngayon, artificial insemination or AI. Yung AI po, actually, yung nagsimula yan sa ibang hayop, no? Sa baboy, sa baka. Okay, yung idea na magkaroon ng AI, artificial insemination sa aso, actually, nagmula yan sa ibang bansa. Hindi ako nagkakamali, US. Bakit? Wala silang dog shooter. Walang dog shooter doon na kagaya dito na talagang naging professional yung pagiging dog shooter. So, para maging successful yung mating nila, hindi nila kaya yung mag-shoot na ganun. Kasi mukha pong madali. Kasi saglit lang naman sa dog shooter pag minate na gano'n, saglit, kabit, mukhang madali, pero hindi po gano'ng kadali yun. Marami pong nagsubok na inabot ng ilang oras, wala pa rin nangyayari. So, iba po talaga yung professional na dog shooter, yung talaga yung trabaho niya at experienceado siya, no? Sa Amerika po, nauso yung AI kasi nga wala silang dog shooter. So, then na-testing nila sa pamamagitan nun, dahil pwede naman nga sa ibang hayop, bakit nga naman hindi pwede sa aso, eh, naging successful naman. Way back, may share ko lang din po, no?
way back nung ako po yung nagtatrabaho kay Sir Tong Balse, maraming salamat po doon, no. Na-testing po namin noon mga 2011. Wala pa pong AIAA dito, hindi, actually hindi pa matunog. Actually pitbull pa nga noon, hindi pa bully yun, eh. Nag-testing kami noon kasi may mga import dog siya. So masyado malayo yung sub bitch ko, nagaling din naman sa kanya. So, sabi ko, sir, testingin ko yung AI. Sabi niya, sige, kung try mo, kung mag-okay. So tinesting ko from Marikina, oras na ako iuuwi, mga alas dos na madaling araw yun. Sinimilihan ko yung aso. Actually, si Bowdin, line ni King Kamali, ni, kung hindi ako nagkakamali, ni King Kamali. Yeah, King Kamali nga yun. Sinimilihan namin si Bowdin, sinimilihan namin ni Goat, yung tao niya. And then, pagka kuha ko ng similya, actually, nilagyan ko lang siya dun sa canister na plastic, ganyan lang. Then, nilagay ko lang siya sa water jug na may tap water. Sarado naman yun, silyado yun. So, at least parang lulutang lang siya doon. Hindi frozen, walang yellow, wala. Tap water lang. Then, pagkakuha nun, alis na ako. Biyahe nun, madaling araw. So, from Marikina to Magdalena, Laguna. So, ang oras talaga ng biyahe nun is 4. Pero pag mga ganong oras, from Marikina, nakuha ko lang yun ng mga around 2 to 3 hours lang yon from dito. Pagdating dito, nakaready naman yung aso. Sabay saksak na kami dun sa aso. So, awa ng Diyos, nakabuo kami nun. Nakalima kami nun. So, yun nga po, na-produce namin yung sa nagkaroon po ako ng si Golden Buddha ko before. Nakahawig-kahawig siya nung kapatid ni Bowdin na si Lil Dozer na nasa US yun. Yun yung, actually, nung mga panahon na yun, medyo, yun yung mga unang exotic look na medyo kinukutsapa. Dahil pag, dati po, kasi pag exotic, wala yun. Kasi talagang more on football pa noon. Bully, ipapasok pa lang siya noon. Unlike ngayon, pag gano'n na itsura, ganda. Gano'n na. Iba po, dati po, medyo fault po pag medyo mukhang bulldog look yung mga aso nyo, no. Yun, nakapag-produce po kami noon. So, sabi nga ni Sir Tong, ayos pa, pwede, sa ganun palang travel. Kaya nakakatuwa po, sa ngayon, dami na gumagamit noon na AI. So, ang advantage po nga noon, pwedeng magkalayo yung babae at aso nyo. Actually, meron po akong video ngayon. May High Laguna lang naman pareho siya, pero medyo malayo. Magkaibang barangay, travel namin. In-AI namin yon. Kinuna namin na si Milia yung lalaki, din dinala dun sa babae. Ngayon, actually, natry na rin namin yon. Natry ko na rin before yon, from Liliu to Magdalena. Okay naman siya. Magdalena to Liliu, natry namin. Kaya lang, ang advantage nga nun, pwede nyo nang hindi dalhin yung aso nyo. Pwedeng si Milia na lang ang dalhin ng dog shooter, then i-apply na lang dun sa beach. Okay yon. Tapos, isa pang advantage nun, kasi yung ibang mga owner ng stud, medyo takot kung halimbawa baka may sakit daw yung babae, mahawa yung barako nila, medyo mahal. Okay yun, kasi kukunin nila lang si Milia without contact, si Milian. May kate yung babaeng aso, hindi na maghahamp yung lalaking aso, kukunan, yun ang advantage nun. Ang medyo disadvantage lang naman nun, syempre, iba pa rin kasi yung natural na pagbomba niya, nakalock na siya doon, nasa loob, outside lock man o lock, pero kumbaga nakasaksak mismo yung ari ng lalaking aso doon sa babae, lahat ng ibubuga noon kanya. May matapon man doon, ito po, ah, actually yung mga lumalabas po dyan, meron po kasi tayong sperm, yun yung sperm cell, yung buhay, then yung semen fluid niya, pampadagdag lang po yun na doon lalangoy yung mga sperm. Ngayon, pagka bunot nun, may matapon man dun, okay, mag-alala. Ano lang yun, kasama sa buhay yun, waste yun. Kumbaga, may kakapit at kakapit na nasa loob dun.
Ngayon, ang disadvantage nga lang po ng artificial insemination, eh, pag hindi bihasa yung gagawa, kumbaga hindi ganun ka-experiensyado, syempre, foreign object, ipapasok mo dun sa puwerta ng babae mo. So, pag hindi niya alam yung gagawin niya, saksak lang na saksak, pwedeng masugat yung loob. Yung sugat na sa loob na yon, pwedeng mag-question ng, syempre, friction, pwedeng mag-cause ng infeksyon na imbis na mabuo, hindi na mabubuo yung breeding nyo, magkakaproblema pa yung babaeng aso mo. Diba? Yun yung isang problema nun. Tapos, isa pang problema dyan, eh, syempre, sabi ko nga sa unang vlog ko, sa bawat labas ng semilya from plastic to syringe din sarad, pagpasok, nababawasan po yun. Butit at butit kung yung 100% na million sperm cell na yon, lahat malakas. May matitira at matitira doon. Eh, paano po kung halimbawang yung 50% pala noon, eh, mababa ang sperm counts ng aso, no? So, 50%, sabihin natin million, kalahating million na lang, pero more on 1 million naman yon. Tapos, pagdating pa doon, hindi lahat kasi yan nabubuhay. Unti-unti sila hanggang sa yung pinakamalakas na similya makapasok. Eh, doon sa pag-transfer-transfer nung ating mga nung similya ng aso, plastic syringe rad pack, eh, nababawasan. Kung hindi ganun kalalakas lahat yon, paano kung halimbawang bago sila makarating doon sa egg cell, eh, talagang medyo weak na, mahina na. So, yun ang disadvantage noon. Unlike po noon talagang derecho. Isa pa, ang disadvantage niyan, palibasa ang rad natin, syempre maliit. Di naman pwedeng malaki dahil makamasugat nga yung babaeng aso. Ang isang disadvantage niyan, meron po tayong mga babaeng aso na sobrang sikip. Unlike po pagka napasok po siya nung sa ari ng aso, meron pong mag-o-open doon. So, makakatulong po yun pag na-open yun para sa panganganak niya, eh, hindi siya ganong mahirapan. Even though, minsan, kawawa ang stud dog dyan. Yun nga lang po, sa natural na shoot, pag sinushoot natin, naglalak sila. Minsan, may mga babae kasing sobrang sikip. Minsan, kawawa ang barakong aso dyan. Talaga, minsan, naiipit yan. Marami na po ako na experience na gano'n na ang umiyak pa yung lalaking aso dahil naipit. Minsan nagsugat pa nga, eh. Yung po ang minsan mahirap noon. Ngayon, sa balik tayo sa AI, syempre maliit lang yung papasok. Hindi niya kayang basagin. So ako po, ang ginagawa ko, medyo inaayos ko. Sinasabi ko naman po yung pag maliit yung lining, lalo pag virgin yung aso nyo, maliit yung lining, nabibiyak na po natin yun. Medyo nag-o-open na. Pero iba pa rin po, syempre, pag yung mismong ari ng aso ang babasag noon, magpapa-open, magpapaluwag noon. So, malaking tulong po yun para pagdating ng panganganak, medyo open na siya, maglalambot pa nga yun. Actually, lalambot naman yun. Kaya lang, syempre, iba pa rin yung na medyo napaluwag na siya nung ari ng aso. Unlike kasi pag yung rad lang, kahit na sobrang sikip niyan, papasok yun. Kasi napakaliit lang nung rad. So, pagpasok noon, ayun na, masisimilyahan na natin. Okay na yun. Tatakbo na yun. Gagawin na nung mga similya yung trabaho nila. Hanapin na nila yung mga egg cells dun. Ngayon nga lang, hindi ganun kaluwag yun. So, nagiging problema lang po nun, pagdating na mga anak na sila, even though nalalambot naman yun at medyo magiging elastic yun, eh, no? Hindi pa rin siya, kumbaga medyo meron pa rin siya pagkasikip ng konti. So, doon po nagkakaproblema. Minsan, lalo pag suwi, minsan naiipit na si ulo nung aso, nung papi. Nahihirapan po tayong ilabas. Unlike po pag medyo nakatulong ng lumuwag na yun, gawa nga nung sa pagmimating nila ng natural. Yun lang naman po ang may disadvantage ng AI. Pero kung sa tanong sa nakakabuntis, nakakabuntis po. Kumbaga, nagagawa nga ng paraan na hatiin yung similyang nakuha, eh. Kung 10, dalawa yung sisimilyahan mo, dalawang babaeng aso naglalande, sabay, isang aso lang na barako, isang stud dog lang, AI pwede, hatiin mo yung similya,
kakargahan mo yung dalawa. Kaya lang, para sa akin po, syempre, 1:1. Yun pa rin po ang, syempre, the best. Babayad naman yung beach owner. Why not na ibigay na lang natin sa kanya yung parehong, yung servisyo ng araw na yon. Pero, may namang gumagawa po, no? Syempre, ibang mga medyo sikat na medyo in demand yung aso, medyo marami nakapila. So, risk lang talaga. Na kumbaga, trip mo talaga yung asong yun, sikat, sabay-sabay kayo. So, take the risk na hati kayo. Hati-hati kayo. Minsan, may naghahati pa, limang babae, isang araw eh. So, hindi natin masasabi, may nagtetake, mayroong hindi nagtetake. Siyempre, hindi mo naman lahat masasabi yung similyang paghahati-hatihan nyo. Paano kung mapunta sa'yo yung mga grupong mahina? Hindi, sorry ka na lang. May backstab naman tayo, minsan nga may nag-offer pa nga ng mga palibasa, mahalang stud fee, only backstab naman tayo. Kaya lang, sinag-uusapan po natin dito panahon. Libre ka nga, wala ka nang babayaran, shooter's fee na lang babayaran mo sa susunod. Ang problema yung tinakbong panahon na pinapakain mo yung aso mo. Medyo talo. So, kayo po, alin po yung tingin nyo mas okay doon? Natural mating na sila-sila lang? Tipid ka sa shooter? Kaya lang, in case na in time na kakailanganin mo ng shooter, ayaw na magpahawak ng aso mo dahil sanay siya sa sarili niya. Or, yung may shooter na at least makakatipid kayo sa oras, babayad nga lang kayo. Or artificial insemination na pwede naman siya, nakakabuo naman siya. Kaya lang, syempre, yun nga lang. Talagang meron tayong sa bawat ano, merong advantages at saka disadvantages. So, yun na lang po ang ating ano. Sa mga susunod po, pag-usapan natin kung ano yung possible kung bakit hindi nagtetake yung mga alaga nating aso. Maraming salamat po. Please subscribe and hit the button bell po. Salamat po. Good morning mga brothers and sister. Mag-AI po tayo dito. Malayo po ang diferensya. Naiwan po yung babae dun sa bahay nung beach owner. Nandito kami sa bahay po ngayon ng stud owner. Kukunan lang po namin ng sinilya. Then babiyahe kami papunta uli doon sa beach owner para similyahan. Okay. Okay na po. Mamaya po.